Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong kalusugan. Isang magandang araw ng Sabado sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan, kung saan ang atin pong focus ng discussion ay all about wellness and taking good care of our health. At syempre, kasama natin po lagi ang ating health advocate, walang iba kundi si Ms. Mirna Arcega ng Tree of Life Wellness Center. Good morning, Ms. Mirna. Good morning, Ms. Jo, at good morning sa mga listeners natin dito sa Kwentuhang Pangkalusugan. Opo. Kamusta po kayo, Ms. Mirna? Mabuti naman at napakabilis ng panahon. Ngayon ay mag-Holy Week na at nako, ang bilis nga ng panahon. At ngayon po, araw na to ay special, ano, dahil na-mention niyo po previous airings po natin ng programa ito ay naka-tie up po tayo sa doktor. Yes, oo. At siya ay ang ating guest speaker ngayon. Allow me to introduce our guest speaker this morning. Ano? May bago na kaming partner. Ang pangalan niya, siya ay si Dr. Jansen Kalalan. Siya ang aming bagong partner ngayon para mas maging epektibo ang pagpapagaling sa sakit, lalo na sa sakit na cancer. Si Dr. Jansen Kalalan ay pioneer siya sa integrative medicine, a combination of Western and Eastern medicine. Itong joint force na ito, kinombine together, ang Tree of Life ay more of Eastern medicine, ano? So siya, combined force. So, with a higher percentage of success story pag kinumbine mo ang Western and Eastern medicine. So, kami ay bagong mag-partner si Dr. Jansen Kalalan. Magandang araw po. Yan. At kumusta po kayo sa inyo pong partnership with the Tree of Life? Hindi naman po. Actually, marami na po silang dire-refer ng mga pasyente. At maganda po ito kasi yung medicine, tapos yung tamang pagkain, ano, tamang combination ng conventional medicine, tapos integrative medicine ay nagsama para po mas maging effective yung service po ng Tree of Life Wellness Center. And ano po yung nakikita po ninyo na magandang perspective po nito? Kasi dalawang siyensya, no? Larangan ng siyensya na talagang nagsama para po sa mas magandang result sa ating mga pasyente. Yeah. So mostly po ang hinahandle namin ay mga cancer patients, no? And most often than not, ang cancer patients kasi ang usually na nire-recommend the procedure sa kanila is surgery, chemotherapy, radiation, and of course, no, ang mga pasyente natatakot kapag halimbawa, nako, ang onko ko nag-recommend ng chemo, nag-recommend ng radiation, paano kaya ito, daming side effects noon, ano, manghihina katawan ko. So, yung worry nila na yun naman ang i-address ng Eastern medicine, no? Itong ginagawa namin sa Tree of Life. So, ang mga pasyente po ng Tree of Life, nire-refer pa rin po namin sa oncologist. We still follow yung mga recommendations nila. If kailangan ng surgery, we encourage them to undergo the surgery. Kung kailangan ng chemo and radiation, we encourage them. Pero, on the other hand, kailangan po natin alalayan ng pasyente. Kasi po, yung side effects ng chemo, mabigat po talaga siya. And usually, kahit pagdatapos na ng pasyente, itong ano, no, ang chemo, ang radiation, at ang surgery, usually bagsak po talaga ang katawan nila. And that's where we come in sa Tree of Life. We help rehabilitate the patient. We help mitigate or lower yung side effects ng chemo at radiation. Mm-hmm. Ano po yung mga pamamaraan ng system po ninyo to lower the side effects of chemo
para hindi masyadong mabigat ano sa katawan ng pasyente. Okay, so mainly we use ozone therapy by way of rectal ozone, no? Marami pang ibang modalities ng ozone therapy, hindi lang rectal ozone, kasi baka mamaya may mga listeners tayo na natatakot, hala, baka may ano ipapasok sa ano ko. No, so maraming paraan, no, ng ozone therapy, and one of them is just rectal ozone. And it's one of the more effective ways on how we deliver ozone. Okay? Ang ginagawa ng ozone is basically introducing a little bit of oxidative stress para activate yung antioxidant system at yung mga healing pathways ng katawan natin. At kapag sinabay ang ozone therapy sa chemotherapy, yung chemo resistance ng cancer cells, so ibig sabihin may mga cancer cells na resistant, no, sa chemotherapy. Itong chemo resistance na ito, bumabagsak to. So ibig sabihin, mas nagiging sensitive yung cancer cells sa effect ng chemotherapy. Okay, so that's just one, no, itong ozone therapy. Another one is megadose IV vitamin C drip, no? So itong megadose IV vitamin C drip, so sinabi natin, no, megadose. Kapag sinabi natin megadose, more than 30 grams ito na ipapasok sa katawan ng pasyente. So iisipin ng pasyente, hala, baka sobrang taas nito, no? So pwedeng matakot. Actually, ang taong may sakit, okay, lalo na kapag may sakit na cancer, mataas na mataas talaga ang requirement ng vitamin C. Sometimes, even when we give 30 grams, 40 grams, 50 grams, wala silang nararamdaman at all. Okay? At yung complications, when we look at the complications, wala talaga. Ibig sabihin, sobrang taas ang requirement sila for vitamin C. So, after we give the IV vitamin C drip, ang ganda na pakiramdam nila. They're like, ang feeling nila is renewed. Okay? However, when we're talking about IV vitamin C drip, no, lalo na kapag mataas ang dosing, may pro-oxidant effect na ito. Okay? So pag sinabing pro-oxidant, ang effect nito ay katulad sa chemo. Pero hindi na harm ang healthy cells. We only kill the cancer cells. Okay? However, may appropriate dose ito, no? So kailangan medyo timplahin siya. Pero the overall effect is, ang pasyente, mas magaan ang pakiramdam. And at the same time, we do see some patients who improve from their cancer. Okay, some patients, lumiliit talaga yung bukol. Okay? Which is what is amazing. Even now, when I do this, na-amaze pa rin ako on how effective the treatment is. Yun pong chemo cycle, ilan po ba yung mandated or kumbaga naka in process, no, pag ikaw ay may cancer, ilan yung nirecommend? Yeah. So for ozone therapy and IV vitamin C drip, we usually give it in 12 weeks, no? 12 weeks after give them ang IV vitamin C, ideally it can be given 2 to 3 times a week, pero some patients once a week okay na. Ozone therapy can be given depending on the mode, no, ng pag-administer. It can be given every day, it can be given weekly. So that's why sa Tree of Life, we have a 10-day cancer program, no, where we give ozone weekly, every day, para mas effective yung ano, mas maganda yung outcome. Okay? But we usually put patient on this treatment for 12 weeks. 12 so weeks. Sa Tree of Life, yes. Sa Tree of Life, 10 days intensive phase yun, we detox the patient, we give the IV vitamin C and ozone therapy already and some supplements, no? But after the 10-day program, dito na mag-start yung outpatient na program ng Tree of Life wherein we give IV vitamin C and rectal ozone 2 to 3 times a week na lang until matapos ng pasyente yung 12 weeks. 12 weeks, okay. Doc, yung kanina po, yung tanong ko po, yung chemo, ilang session po siya normally sa isang cancer patient? For chemotherapy, depende kung ano ang goal natin in using chemo, kasi there are patients, no, na sobrang laki ng bukol, kailangan paliitin muna bago operahan. Some patients naman na-operahan na gusto lang ng onko na mas gusto ng onko na matanggal, mawala yung iba pang mga kalat sa katawan, no? So depends on this two. Kapag gusto natin, ang gagamitin natin ng chemo to shrink the tumor prior to surgery, usually 4 cycles yan. Four cycles, ibig sabihin, ano yan, before the surgery, no, ibig sabihin, every 3 weeks yan ibibigay. Okay? So, if we're using chemotherapy to
eradicate, no, to kill cancer cells na kumalat na. Usually, we give chemotherapy in 6 cycles up to 12 cycles. Okay? So, 6 to depende 12. sa uri. Yeah, 6 to 12 cycles po yan. Okay. Yung 6 to 12 cycles, Doc, kailangan po bang tapusin yan before yung megadose ng vitamin C and yung ozone something? Yeah, actually, we can give them together. May Ah, schedule lang natin o sabay. pwedeng sabay sila. Actually, in a lot of research studies, they are encouraging, no, the researchers are encouraging na dapat sabay ito na ginagawa. Kasi vitamin C can actually potentiate the effect of chemotherapy and lessen yung side effects niya. Ah, So, magkaibigan sila. yes, magkaibigan sila. Oo. Also, no, yung ozone therapy din. So, ano talaga, mas maganda talaga sabay. Pero syempre, say for example, ang pasyente may difficulties in going to Tree of Life and going to the hospital to receive the treatment kasi for some reason, no, baka malayo masyado. Then we can wait for the chemotherapy to be given first, tapusin muna, then we go for the Tree of Life treatment. Okay, pero ang advice po ninyo, intersperse, no? Mag-alternate. Yes, Oh. ano siya, sabay talaga. Ah, So sabay. what I do, no, usually kasi 'di ba, ang chemotherapy cycle, 'di ba, every 3 weeks siya. So between, no, in between, there will be 2 weeks Yung... na pahinga, 'di ba? So we give the IV vitamin C and the ozone therapy in those 2 weeks na nagpapahinga at nagre-recover ang patient para ready na siya for the next cycle ng chemo. Opo. Can you please explain to us, Doc, ano nangyayari sa isang pasyente after yung chemo session niya at bakit ang laki ng agwat 3 weeks before starting to another cycle again? Oo. Mabigat kasi ang effect ng chemotherapy sa katawan, no? So, we all know na chemotherapy kills healthy cells and kills cancer cells. So, itong every 3 weeks na interval na ito is because it's to allow the body to heal. It's to allow the body to recover in preparation for the next cycle. Kasi ang side effects ng chemo, no, mabigat talaga. Number one, nanghihina ang pasyente. So, patients experience fatigue. Another one, yung iba, nagsusuka, naglalagas yung buhok. Yung iba, nagkakaroon ng diarrhea. Some patients, constipation naman. Okay? Ano, may ibang ganyan ng effect. Yung iba naman po na nagkakaroon ng problem when it comes to the kidneys, sa pag-ihi. Some patients experience numbness sa hands, no? Yung iba naman nagbibitak-pitak yung balat, okay? Nagkakaroon ng very dry, nagda-dry yung ano niya, yung hands nila. Yung iba nagmamanhid din, nagkakaroon ng pins and needles. So there are many other side effects of chemo depending on the chemotherapy drug, but ito yung main reasons why we allow at least 3 weeks na interval, no, before the next cycle. Some patients pa nga, ano eh, dinidelay ng onko eh, yung next cycle kasi nga mabigat sa pasyente yung side effects. Actually, we've had one patient sa Tree of Life na ito yung nangyari. The patient already underwent the first cycle pero sobrang bigat ng side effects sa kanya. Walang choice yung onko but to delay. So, itong pasyente, syempre, nag-research siya. Nakita niya yung Tree of Life. Then, the patient went in, no? Nag-enroll siya sa loob. And we've finished actually yung 10-day program niya and now the patient is ready for the next cycle on the first week of April. That's after Holy Week. Wow. Opo. And na-mention niyo po yung other patients may effect sa kanilang kidney. And just hearing about the word megadose, di po ba? Parang may overdose. Ito mega talaga siya. Ano? Parang hindi ba ito nakakatakot sa kidney? Oo, tama yan, no, yung concern na to. Actually, for megadose vitamin C, I do clear the patient for kidney diseases. Kasi hindi po siya pwedeng ibigay sa pasyente na may problema sa kidney. Kasi bakit? Megadose vitamin C. So, vitamin C is what? Ascorbic acid, di ba? So, doon sa pangalan pa lang, acid. Okay, highly acidic kasi ang vitamin C.
So, with high doses of vitamin C, yung ating kidney gagawa ng oxidative stress. So, it's very important that your kidney is functioning para ma-eliminate, number one, yung toxins, no? And number two, yung vitamin C, so yung activity ma-eliminate agad. So, actually, no, in fact, we ask the patient, no, after giving IV vitamin C, no, mega dose, we ask the patient to drink plenty of water para maihingi niya lahat ng excess acid sa katawan niya. And on top of that, may isang napaka-importante rin tayo na gustong i-prevent, no, which is kidney stones. Mm-hmm. Giving, kapag ang pasyente may problema sa kidney, hindi siya nag-function well, the patient has a higher risk of developing kidney stones because of this. Okay? Mm-hmm. This only happens in patients na may problema sa kidney, but not on healthy individuals. So say, for example, okay naman yung kidney function, walang problema. Even mm-hmm. if we give high-dose vitamin C, okay. We seldomly see kidney stone formation. But still, we have to monitor, even though we don't see this quite often. Okay? But we still have to monitor. Okay? So may test after ng megadose? Yes, very simple test, urinalysis. Ah. Kung wala makita, BUN, tsaka creatinine, ano lang yun, the draw lang yun, tsaka mag-submit ka lang ng kidney. Then siguro, once in a while, we check for the kidney, the status of the kidneys, so itsura niya, so ultrasound. So it's the tests we use are really quite affordable. Mm-hmm. Okay. Doc, yung mega dose po, ilang dose nga siya na in-inject sa katawan? Yeah. Okay. So we have two, no? Pag sinabi nating mega dose vitamin C, we give doses in the order of 20,000. Okay? Kasi di ba, ang vitamin C, pag bumili sa butika, di ba, 500 milligram siya. Oo, 500 milligram. Okay? So we give, kapag ka-ID na siya, we give 10 grams. So that's 10,000 milligrams, no? So we give 10 grams, 15 grams. Okay? Tapos itataas natin sa 30 grams. More than 30 grams, oxidative na ang effect ng vitamin C. So that why we give vitamin C sa suero intravenously, it's because kapag ka-oral natin tinik ang vitamin C, hindi natin ma-reach yung ganong kataas na dose kasi may limit ng absorption ng vitamin C sa katawan. Ano po ang limit? Maganda pa yung nabanggit po ninyo. Limit ng vitamin C, actually, each time is just 2,000 milligrams. 2,000 milligrams hindi na na-absorb ang vitamin C sa dito. Okay. So, parang kasi iniisip ng mga listener ngayon, no? Okay. Parang may plano na, no? 30 grams sa mga ilang, ano yan, mga ilang kapsula yan. Pero maganda po, Doc, na nilinaw po ninyo na kahit na sumobra pa kami ng 2,000 na milligrams ng ascorbic acid ang inumin namin, hindi na to mag-e-effect sa katawan. Hindi na siya ma-absorb. Actually, yung 500 milligrams na yon, hindi ko ba naisip bakit 500 milligrams ang nakalagay sa vitamin C? Kasi beyond 500 milligrams, konting-konti na lang yung tataas ng vitamin C sa dugo natin. So, ibig sabihin, beyond 500 milligrams, yung absorption ng vitamin C sa konti dugo, kapumabagsak na, konting-konti na lang. So, kapag magbigay ka ng 600 milligrams, it will not have any much difference sa 500 milligrams. Kaya 500 milligrams ang ginawa ng mga ano, ng mga manufacturers ng vitamin C. Ganun pala yun, Doc. Ayan. Salamat po sa inyong clarification. Yung isa po, yung ozone therapy, ano ang kaibahan nito sa megadose? Okay. Ozone therapy, so ozone is a gas. Mm-mm. Ano yan? Likas sa, ano yan? Kapaligiran. May ozone tayo. Di ba? May ozone layer ang atmosphere. Okay. So, ozone is, ano ba to? This is three oxygen molecules. Di ba? Oxygen, O2. Oh, balik tayo, chemistry. High school chemistry. Oh, di ba? Oxygen, O2 siya, di ba? Mm. Ang ozone is O3. So, O3 in nature, napoform siya through the ultraviolet rays na nanggagaling sa araw. Okay, that's how ozone is being formed sa atmosphere natin. Now, itong ozone na ito, this is a very strong oxidating agent, no? Mm. So, kapag ginamit natin ito medically sa mga
actually give a very high ozone concentration. We give in the order of micrograms lang concentration. Micrograms. So imagine, no? Di ba yung milligram? Di ba? 1,000 micrograms. Okay, so na-imagine mo. 1,000 micrograms. So na-imagine nyo kung kano maliit. Doc, pinibigyan natin sa patient. Opo, Doc, medyo nagchachapi lang po yung signal po ninyo. Pero pwede niyo pong ulitin yung sa microgram. Sige, sige. Isa pa. Hello? Hello? Clear yes. na? Yes okay, po. clear. Okay, sige. So, balik tayo. So, for ozone therapy, we give in the order of micrograms na concentration. So, itong micrograms na to, gano'ng kaliit ito, no? 1 milligram, okay, 1 milligram is 1,000 micrograms. So imagine this, no? And we give ozone at the concentration of less than 80 micrograms. Less than 80 micrograms. So very low, very, very low concentration na ozone. And when we give this sa patient, it will introduce a small, no, a slight oxidative stress sa patient. Ito, oxidative stress na ito will activate the antioxidant system of the patient. Okay. At kapag na-activate siya, very, very strong itong effect na ito. And that's what we want, no? And in fact, ozone doesn't just activate yung antioxidant system. Isa lang yan sa benefits ng ozone. There are two more, no? Which is, number one, immunomodulation. Mm-hmm. So, pag sinabi natin immunomodulation, this means na kapag ang immune system kailangan maging effective, it enhances the effect or the function of the immune system. On the other hand, kapag ang immune system kailangan i-tone down, okay, kailangan ano medyo mag-relax siya kasi kung hindi magkakaroon ng ano no complications so allergic reactions etc. Then the immune system will be able to tone down. That is immunomodulation. Okay? Parang auto-adjust. Yes, automatic nag-a-adjust siya that it makes our immune system actually smart. Smarter. Mm-hmm. So, that's one benefit, no? Another benefit is ozone is germicidal. It is germicidal. It can kill viruses, bacteria, and fungal infections. Okay? Actually, before medical ozone was in use, no? Ozone is used as a pesticide. Oh. Ano siya, halimbawa, prutas at gulay, no? Noong unang panahon, wala namang pesticide, eh. Kailangan nilang linisin yun of parasites, of bacteria, di ba? So, noong unang panahon, 1800, itong mga farmers uses ozone gas para linisin yung mga plants, mga, ano, mga harvest nila. Okay? So, yun ang primary use of ozone. Tapos, saka na lang pumasok yung medical ozone. And in fact, there are ozone, no, up until now, is still being used as a disinfectant. Okay? Oo. Up until now, meron tayong mga industrial ozonators. May mga ozone, yan, ozonator, meron din kami yan sa office, eh, pang disinfect, ng, na uso yan itong COVID, no? Yes, correct. Sa COVID yan. Actually, ang ozone, itong disinfection ozone, no, sa India, kasi di ba remember, there was a time nung pandemic, Indians were dying, so taas ng death rate nila because of COVID. They were using ozone therapy to fight COVID infection. Okay. Ayan, maraming salamat sa inyo, Doc. Iba talaga pagkausap ay eksperto sa medisina. Thank you so much, Doc, for the explanation on the mega dose of vitamin C and ozone treatment. Ayan, at salamat po. Ayan po ang ating nakausap, ano, si Dr. Jansen Kalalan. Thank you so much. And Ms. Mirna, ayan po, para po dun sa mga interesado po na pumunta, mag-avail ng services po ninyo sa Tree of Life Wellness Center, ano po ang inyong contact details? Ang contact detail namin, 8776-3742. Ulitin po, 8776-3742. Cell phone number, 0949-597-9911. Again, 0949-597-9911.
9911. Okay. Doc Jansen, last message of encouragement niyo na lang po dun sa mga cancer patient na nakikinig po ngayon and their families. Yeah. So, cancer is a very difficult disease to fight, no? And sometimes, ang family, ang pasyente, nandoon sa posisyon na, teka, ano bang gagawin ko? Mag-undergo ba ako ng treatment o hindi na lang, no? So, there are a lot of situations na nandoon kayo sa ano na yun, eh, decision-making point na hindi nyo alam kung anong gagawin. So, this is the best chance, no, to reach out Tree of Life so we can guide you, okay? And kung ano man yung worries ninyo, kung ano man yung mga tingin ninyo that might work or might not work, probably we can shed more light on them, no? And always for cancer patients, there's always something that we can do. So wag mawala ng pag-asa. Okay. Ayan. Marami pong salamat. At dito na po nagtatapos ang kwentong kalusugan dito po sa 702 DZAS at sa FEBC Radio TV. Nakasama po natin si Dr. Jansen Kalalan. Ako po si Jo Cabrera Alabaso. Kasama si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Hanggang sa susunod po, God bless you and stay healthy. Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong kalusugan.